Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa mampanike ng Digdig Naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si yung mga reaction po natin sa mga sinabi ni Pangulong Duterte. Lalo na po rito sa mukhang magkakaroon ng gusot, no? Sa pagitan ni Inday Sara at ni Pangulong Bongbong Marcos kung matutuloy po yung pagtanggap natin sa refugee, Afghan refugees. Si Senator Robin Hood Padilla naman sa isang banda ay nagsabi po na alam niyang hindi naman po siya yung pinatutungkulan ni dating Senate President Trillon sa sinasabi nito na dahilan ng walang decorum ang Senado. At syempre pa, yung pong mga patotsada o yung reaction po nitong mga kakamping Dilawan, Rappler at ng mga media dito po sa tinuran ni Pangulong Marcos na ayaw niya, no? Ayaw niya ng fake news dito sa Pilipinas. Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo mga kapatid, ito po. Unahin na natin to si Senator Robin Hood Padilla, no? Ngayon po sinabi, matapos po magsalita, sagutin ni Senator Robin Hood ang mga patotsada nito ni Senate President Mig Subiri, Senate President dating Senate President Franklin Drilon na patungkol kay Mig Subiri na under his leadership medyo nawawala po yung decorum, maingay ang Senado, maraming gulo, magulo, no? At maingay. Sinagot po ni Robin yan ng katakot-takot, ilang araw niya na po sinasagot yan. At kahapon nga po yung pinakapalpak niya sagot, yung wala naman siyang masamang nakikita sa kanyang pagsusuklay ng kanyang bagote, no? Pero ngayon po, nabigla tayo, sabi nga natin, no, nabigla tayo. Okay, ang sabi po ni Robin Hood Padilla ngayon, ito po, no. Padilla doesn't feel alluded to by Drilon's lack of decorum comments. Okay, ibig po sabihin, hindi naman daw po siya yung pinatatamaan ni Drilon. Ilang araw ka na sumasagot, tahimik yung iba mong mga tropa pips dyan, no? Alam mo pala na hindi ikaw yun. Bakit ka sagot na sagot? Hindi naman pala ikaw yun, ha? Alam mo palang hindi ikaw. Bakit ka sumasagot? Kami rin alam din namin hindi ikaw yun, eh. Dahil hindi ka naman maingay sa session. Hindi ka naman na... nakikisabat. Wala kang sabat actually. Nasa paglabas na ng session, pag ikaw ay nasa ano na, anong tawag dyan? Pag nasa press ka na kumikibo. Idol na idol pa naman kita. Number one ka. Sabi naman sa iyo, Senator Robin Hood, number one ka. Natural, titiyakin nila na wasakin yung pagkatao mo. Kaya ingat-ingat ka. Pwede naman po yun. Yung pinatutungkulan nga na magugulo sa Senado ngayon, dehin bukiki. Ikaw, kibu ka na kibu. Ito po ang sinabi ni, ano, ni Senator Robin Hood na magpapatunay na hindi po siya yung tinutukoy. No? Ito po ang kanya sinabi. Basahin po natin. No, I felt nothing like that being alluded to. It's just that I felt hurt for Mr. President Juan Miguel Subiri and for Majority Leader Joel Villanueva. I feel hurt for them. As for me,
I don't remember being noisy in the back row. If I was sitting there, I didn't make any noise. Secondly, I have not cursed anyone inside the session hall or during my hearings. For me, I responded to Drilon as someone under the leadership of Senator Mig Subiri. I felt obliged to defend him. It will not look good if the Senate President would defend himself. Tagapagtanggol ka pa. Alam mo, Senator Robin Hood, no? Sana naiisip mo rin na baka naman ayaw ni Senator Mig Subiri na ipagtanggol mo siya. Yeah? Kasi ipinagpalagay mo lang eh. No? Ipinagpalagay mo yan na kaya ka sumasagot dahil pinagtatanggol mo si Mig Subiri. Ang tanong, gusto niya bang ipagtanggol mo siya? Kaya nga, ako takad-taka sa'yo eh. Tinitiya ko, hindi naman ikaw yung pinagsasabihan. Hindi naman ikaw yung, maliban sa nagsuklay ka ng bagote, at saka yung i-move mo, wala ka naman talagang nagagawa na major kapalpakan dyan sa Senado. Actually, wala ka pa talaga nagagawa. Kaya malamang talaga, hindi ikaw yun eh. Eh, yun ang problema ko sa'yo. Hindi pala ikaw. Sasagutin mo para kang tagapagtanggol. Ayahan mo siya. Kung hindi siya sasagot, bakit kinakailangan ipagtanggol pa siya ng iba? Ayahan mo siya ma-realize kung tama ba yung sinasabi ni Drilon o hindi. Kasi siya yung binibira direkte. Pinangalanan siya, Mig Subiri. Takanta nga ako sa'yo, hindi ka naman si Mig Subiri, sagot ka ng sagot. Di ba? Eh, ikaw tuloy yung naging punteriya. Ay, hindi ko sinasabi to dahil naano kasi ko sa'yo, sayang naman yung minsan, mas magandang manahimik. Di ba? Huwag mong saluhin ng lahat ng mga banat sa inyo. Hayaan mo, meron kang Senate President. Hayaan mo siyang sumagot. Yun lang. Punta po tayo rito sa mga banat naman po kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam po ninyo ito po mga tao na to, no? Sinabi po ni President Bongbong Marcos, fake news should have no place in modern society. Masama po ba yan? Hindi po. Pero dahil Rappler po nagbalita niyan, ito po ang sinasabi. Marcos, beneficiary of disinformation to launch campaign versus fake news. Yan po yung pamagat. O kaya kayo least trusted eh. Alam mo, Rappler, dapat nagbigay ka ng patunay, no? Na nag-benefit si President Marcos sa disinformation noong 2022, kaya siya nanalo. Yan ang ngayon ang linyahan ng ano eh. Yan ang linyahan ngayon ng mga kakamping at mga dilawan na si Pangulong Marcos ang nag-benefit sa disinformation at misinformation. Eh, parang iba po yung nagdi-disinformation at misinformation eh. Kay Pangulong Marcos ba nang galing na yung anak niya ay may pinapakalat na sex video? Ha? Peking sex video? Di umano? Hindi di umano. Talagang galing kay Lenny Robredo yan. Na may nagpapakalat ng sex video na peke ng kanyang anak. Oh. Nadinig natin yan. At sa ibang pagkakataon, sinabi niya po na parang ano pa eh, yung meron pang part 1, part 2. At ang huling part, eh pagbibintang kay Pangulong Marcos. Na siya raw ang dahilan, siya raw ang nagpapakalat ng peke. Siya raw yung punot dulo, utak. O ano po ang dis, yung po ba ay ano? Ah, hindi pa fake news yun? Napatunayan nyo ba? Eh, yung sinasabi natin eh. No? Kung sino ang nag-disinformation. Ako po,
tandang-tanda ko dahil nakatutok tayo, vlogger na tayo niyang 2022 election, no? Natutukan natin lahat ng mga sinasabi nila. Eh, ang kampanya po ni PBBM at ni Inday Sara, unity na unity. Walang sinasabi yung dalawa, kundi itutuloy ko si Inday Sara, ganito dialogue niya sa mga speeches niya. Itutuloy ang magandang proyekto ni Pangulong Duterte, palakpakan mga tao. Si Pangulong Marcos din, ganun din, itutuloy niya rin magaganda. At tayo magkaisa, unity. May mga bumabanat nga, makakain ba yung unity? Yung unity ba ay makakapagbigay ng trabaho? Yung unity ba ay makakain? Yung unity ba ay malalamon? Yung unity ba ay may sasaksak sa sikmura? Mga ganun. Panipagkain lang kasi mabababaw po eh. Ang akala lang nila, kinakailangan lang palamura. Hindi po ba? Unity. Unity at unity. Ano po ang susi ng panalo ni BBM at saka ni Inday Sara? Bakit nila tinambakan? Simple lang po. Ang politika po ay addition. No? Naniniwala tayo rin. Ano ba pinagsasabihin yung disinformation ng disinformation? Ito lang po yung kasimple. Yung number one sa survey at number two sa survey, no? Nag-combine. Bumuo na unity. Nag-unite po sila. So, hindi naman po solid na solid, pero ang tendency po niyan, yung mga supporter ni Sara Duterte at supporter ni BBM, nag-combine po para dito sa unity. Di po ba? Hindi po disinformation yan. Yan po ang katotohanan. At yung number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. At kung ano pang kung ilan man yang tumakbo. Nagkanya-kanya, wala po nag-combine kahit isa ron eh. Hindi po nag-combine si number 3 at number 4. Sino ba 'yung number 3 at number 4? O si Lenny at si Pacquiao, hindi po nag-combine. Hindi po nag-combine si Ping Lacson at si Yorme. Wala pong combination na naganap sa kanila. By simple mathematics, pag nag-combine po yung nangunguna at pumapangalawa sa survey, malamang sa hindi, manalo sila. Napakasimple. Okay. Ito raw po yung halimbawa ng misinformation at disinformation. Sinundan po yan. Yan na ngayon ang kampanya ng mga ito. Ito po yung halimbawa daw ng misinformation at disinformation. Basahin ko lang itong tinweet ng isang kabataan. Mukhang bata pa siya rito. Ewan ko kung talagang bata to o nagbabata-bataan lang. Ito po. Ang isang nagngangalang, siguro tantsa ko rito, 19 o 20 anyos o 22. No? You won the election through disinformation, sabi niya. Ito po si Carl Suyat, ang co-founder ng Project Gunita. Reacts to Ferdinand Marcos Jr. saying fake news should have no place in modern society. Yan. Ito po ang kabuang sinabi ni Carl Suyat, co-founder ng Project Gunita. Mukhang bata pa to, mukhang kung hindi 19 to, 20 anyos. O mukhang bata lang, no? Pero wala pa po itong 25. You won the election through disinformation. You are rewriting martial law history through disinformation. Your government now relies on disinformation and state propaganda too. Did you just declare that you should have no place in modern society? Tignan nyo. Paano mo nalaman, Carl Suyat? Ibig mo sabihin,
talagang nire-write ni Bongbong Marcos ang martial law history? In the first place, umabot ka ba ng martial law, iho? Baka yung EDSA Revolution, hindi mo naabutan eh. Alam mo, kaya sinabi, no? Ito po para sa lahat. Hindi lang po kay Kalsuyat. Para sa lahat po ng mga hindi umabot ng martial law, hindi umabot ng EDSA Revolution, tapos akala mo, alam na alam nila kung ano yung naganap nung martial law at EDSA Revolution. Kaya nga po merong kasabihan po sa pagsusulat ng history. History is written by the victors, no? Ang kasaysayan ay sinulat ng mga ano ba yung victors? Yung mga nagwagi. Kaya po natural, no? From the standpoint ng mga nanalo. Kasi battle eh. Lalo na po yung kasaysayan ng mga conflict. Yan po ang nagsusulat po ng history, yung nanalo. O kung hindi nyo maunawaan, magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa to si Kalsuyat, hindi po ito umabot ng EDSA Revolution. Tinitiyak ko kasi para ka umabot ng EDSA Revolution, 1986, 2006, 2016, so 37 yung pinanganak ka noong 1986 para magkaroon ka ng ano, mga 40 o 45 ka na. Para may ano ka na, buhay ka na, tao ka na noong mga 40s ka dapat, no? Ang edad mo. Para ka masabi mo na inabutan mo yung EDSA Revolution. EDSA lang yan, ha? Hindi yung martial yung sinasabi nito ni Kalsuyat. Eh, wala pang 30 to. Paano mo nalaman na yung sinasabi ng mga Marcos, is hindi lang po isa ang pananaw sa history. Lagi po yan dalawa o marami pang iba. Halimbawa po sa kasaysayan ng EDSA, 'di ba? Pwede mo pong ang nabasa lang natin, sabi nga sa inyo, history is written by the victors. Ang nabasa lang natin na kasaysayan na nabasa mo Kalsuyat, 'yun lang kasaysayan ng mga nagwagi sa EDSA. Yung mga pro-Aquino historians lang ang nabasa nyo. Yun yung sinasabi natin eh. Na pinasama yung mga Marcos. Hindi ka ba nagtataka, Kalsuyat, na yung mga umabot ng martial law, wala silang nakikita. Karamihan ha. Karamihan sa mga mata, sabihin na natin mga senior citizen, na totoong umabot ng martial law. Hindi ba kayo nagtataka kayong mga bata na lumaki kayo na hindi kayo umabot ng EDSA? Bakit kayo galit na galit sa martial law samantalang yung mga nabuhay nung panahon ng martial law parang normal lang? Alam nyo kung bakit? Dalawa lagi pananaw sa mga bagay-bagay. Ang inabutan yung pananaw, yung sinulat ng mga pro-EDSA, yung mga nagwagi. Natural yun yung pag-aaralan nyo sa mga eskwelahan. Natural yan yung mapag-aaralan. Pero kaming mga nag-aral ng kasaysayan, alam namin yan. History, ulitin ko, is written by victors. Ngayon, nanalo na po yung mga Marcos. Unti-unting nare-realize ng mga tao na may kwento pala yung mga maka-Marcos naman. Ano yung kwento ng martial law ng mga Marcos? Hindi po nire-write ang history. Pinapakita sa inyo yung other side. Ah, yung kinalaban ng mga Aquino, yung kwento mula sa mga Marcos, eto naman yung pinapakita sa inyo. Not necessarily na rewriting history yun. History po yan ng mga natalo sa EDSA. Kaya may dalawa pang katotohanan
Nagkataon lang nananalo yung mga Aquino, kaya po yung kwento nila ang tinuturo. Hindi po rewriting history. Matagal na pong alam ng mga nabuhay ng martial law kung bakit nagdeklara ng martial law. No? At tumahimik. Parang ganito po yan kung para maintindihan mo, Carl. No? Balang araw, depende kung sino ang nanalong presidente, kung maka Duterte ba yan o maka anti-Duterte ba yan, yung kasaysayan natin, yung war on drugs ni Pangulong Duterte, tinitignan nyo ngayon, na konti lang kayo, mga talunan, tinitignan nyo yung war on drugs na hindi nagtagumpay. No? Panay-patayan, panay-human rights violators. Pero yung mga nagtagumpay, yung mga maka-Duterte, yung mga maraming tao, natutuwa sila na nag-conduct ng war on drugs. Ganyan din yung martial law. Depende kung kaninong pananaw. Kaya pag nanatili po ito, nagkaroon ng continuation, siyempre hindi pa yung masusulat. 50 years from now, pag anak ko po ay maka-Duterte, ang history ng Pilipinas, napakaganda ng war on drugs. Yan ang nagdulot sa atin, nabawasan ng kriminalidad. Tumahimik ang paligid mula po sa dating mga punay krimen. Pero kung 50 years from now, mga katulad ninyo ang napaupo, ay napakasama nung panahon ng ni Duterte. Lahat patayan sa kalye, nagpapatayan. Ganun din po yung martial law. No? Kaya po hindi rewriting history yan. Yan naman po yung the other side na kinubli ng mga Aquino. Kaya lagi po yan, no? History is written by the victors. Nagtagumpay na muli, nakabalik sa power yung mga Marcos. Siyempre, kukwento naman nila. Alang nga namang sabihin nila na tama, ang tatay ko ay nagdeklara ng martial law dahil gusto niyang mag-extend ang kapangyarihan. Siyempre, sasabihin naman nila yung tunay na rason ni Marcos para hindi tayo masakop ng mga komunista at that time. At oo naman yung mga nakasaksi sa martial law. Eh, hindi kayong mga bata, wala kayong karapatan na magsabi na rewriting history. Hindi nyo naman nasaksihan yan. Eh. Balang araw, 20 years from now, pag may pinanganak na bata, ha? At ang pananaw niya sa war on drugs, ikaw mismo magkukorek, kalsuyat, dahil nasaksihan mo yung war on drugs. ganun talaga ang history. Habang tayo ngayon, ay nasa gitna pa ng war on drugs, hindi mo pa maisusulat yan. 20 years, 30 years from now, tsaka nyo marirealize kung ano masusulat sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung maging maunlad tayo at may continuity, pag si Sara Duterte nang umupo at sumunod pa yung mga kaalyado ng mga Duterte at Marcos, di titino. Ang pagsusulat ng kasaysayan ay pabor sa mga Duterte at pabor sa mga Marcos. Ganun lang po ang kasaysayan, no? Okay, punta na po tayo rito sa mga gikan sa masa. Ito po, may mga sinabi po rito na hindi po din eh. Actually, hindi naman po sinabi ni... Ito po ang sinabi lang ni ano. Tinanong kasi, may mga nagtatanong kasi sa kanila. Gusto kasi nilang ano eh. Yung mga nagtatanong kay Pangulong Marcos, medyo, ay kay Pangulong Duterte, sagikan sa masa, medyo inuudyokan na magsalita laban kay Marcos eh. Na hindi naman ginagawa ni Pangulong Duterte. Okay. At tinanong po sila, no, kung pwede ba magkaroon ng gusot yung ano? Magkakagaroon ba ng gusot yung PP Sara at Bongbong Marcos? Pag pinatuloy yung mga Afghan refugees. Alam nyo, hindi naman tayo manghuhula, no? Sabi ng iba, wag daw makialam si Sara dahil si Bongbong daw ang may sole authority pagdating sa anong tawag dito? Foreign affairs.
Tama naman yun. Ang problema, inimbitahan yung DepEd eh. Inimbitahan sila eh. Ito po yung official na pahayag ng DepEd. Ayaw natin sa refugees dahil ayaw natin nang magbe-vent o yung magtitiyak. Kasi ang problema kasi sa US, eto ha, wala pong problema sa refugees eh. Matagal na tayong tumatanggap na refugees. Ang problema sa US, tinatakdaan tayo. Yeah, tanggapin nyo to, 50,000 refugees. Bakit kayo magtatakda? Kung ilan lang yung kaya namin. Ganun lang yun. Tapos yung sigurado kami na refugees sa pamamagitan ng kami magtitiyak. Bago namin papasukin sa Pilipinas, hindi yung kagad-kagad, tiniyak na ng US. Okay yan, mga tauhan namin niya. Tauhan nyo pala, direktan nyo na sa US. Bakit nyo papapadaan sa amin? Yun yung problema ko eh. Ito pong sinabi ni Pangulong Duterte, na hindi naman po niya sinabi na magkakaroon talaga ng away, no? I would make a bold prediction that would cause gusot, a warp, maybe something there. Oh. Ang sabi niya lang, baka magkaroon. May konting gusot lang. Alam mo, normal naman po yan, gusot. Hindi naman po yan magkukos ng away nila. I'm not really for total banning. Ang gusto ko lang is standard set in the highest form in the level of national security. That we are really protected as a people. Kay Inday wala eh, it's absolute. Oh, tignan mo si Inday nga, tsaka siya magkaiba ng pananaw sa refugee. Pero ibig ba sabihin, mag-aaway sila ni Inday? Hindi po yan. Pwede kayo magkakontra ng pananaw. Kasi sinabi ni Sara Duterte lang yun sa kanya. Kaya nga sabi ko, Pangulong Marcos, pag nagpasya ka na, sana wag po yung kamag-anak incorporated lang yung masunod. Kung hindi yung reason. No? Ang dami na po nagsasabi, bakit 50,000 yung tatanggapin natin? Dahil lang sinabi na US, nasagot nila lahat. Bakit 50,000 yung ano natin? Kaya ba natin i-process yan? Eh kung talagang sipuatin natin, kung ang kaya natin na refugee, hindi kayo magpapasya. Bakit kayo magpapasya na kayo? Kung ang kaya namin buhay na 100 lang ang tanggapin natin. Kasi ganito eh. Kukunin natin ng 50,000 tapos manghingi tayo sa US ng pera pampantos-tos dyan sa mga yan. Utsa, tayo na nga ang kumupkup. Tayo pa yung mukhang timawa na manghingi ng limo sa kanila para ipantos-tos sa gusto nilang ipasok sa atin. Sa totoo lang, ganyan po mangyari dyan eh. Mag-aaway-aaway na tayo, sabihin, o yan, tinanggap nyo yan, ngayon sa atin naman. Alam nyo po rito, sa totoo lang, kwentado lahat dito yung pera eh. Ang hirap magnakaw sa panahon ni Pangulong Marcos ngayon eh. Kwentado nila lahat eh. Pati yung mga budget ng magkano ipapasok ng ano sa Maharlika Fund. Tanong natin, saan natin kukunin yan? Mahal na Pangulo. Pag yung US ay hindi nagbigay. Halimbawa, iba na nalong presidente. Natingin nyo ba? Yung presidenteng Biden, ha? Wari, tumagal sila hanggang 2024, hanggang election. Iba na nalo. O anong gagawin natin dyan? Problema na natin yan pag hindi sinagot yan. Tayo po ang magpapasya, hindi po yung US. Kung ano lang po sana yung kaya natin pakainin. At yung tinitiyak natin na mga malilinis. Yung talagang walang, mukhang hindi talaga 'to magiging ano. 'Di ba? Kung 100 lang po ang kaya natin. Sa totoo lang po dito ang usapin dito. Pati pagbibigay ng relief goods, chine-check 'yan ng mga tao na 'yan. Hindi naman po gustong-gusto nila ngayon yung mga opposition ngayon. Anong gusto nila? Tanggapin natin yung mga refugee na yan. Para saan? Para, alam na nila yan eh. Mamumblema tayo dyan balang araw eh. Imagine ninyo, ang dami po nating pinakakain na. 4-piece, food stamp. Hirap na po tayo sa pondo. Di ba?
Ang dami-dami ng gustong ibenta. Pati nga na iyat, pagkor, gusto na ibenta. No? Lubog tayo sa utang. Tapos, kukuha tayo ng 50,000 dahil sabi na US, sila may sagot. Eh kung hindi nila sagutin, paano natin mapoproblema natin yan? Paano natin poproblemahin yun? Kung hindi nila sasagutin. Kaya nga dapat in our terms, tumanggap tayo ng refugee ayon sa ating kakayahan. Hindi yung tatanggapin natin kasi sabi na US, sila naman daw ang may sagot. Naku, mahirap po yun. No? Mahirap po yung sila na sila may sagot. Ano po ang sinasabi ni Pangulong Duterte na sakto? Huwag tayong basta magtiwala sa US. Ilan na ang merong nagulo ang bansa dahil sa pinapasok nila US? Grabe po, pag nakialam po ang US, iiwan ang bansang wasak eh. Dati po ang Iraq, nako, pangalawa yata sa pinaka maunlad dyan sa UAE, sa Middle East. Dahil pangalawa siya sa pinakamaraming langis eh, pangalawa sa Saudi. Ang yaman. Nakialam ang US, inilaban sa Iran, tapos naging kalaban niya na si yung mga kakampi niya dati. Inakusahan ng weapons of mass destruction. Wasak. Oh, yung Libya. Isa sa pinakamaunlad na bansa diyan ng Libya noon. Si Gaddafi. Ano man ang palakad nila, sila yun eh. Tao nila yun eh. Inudyukan yung mamayan, mag-revolution, ano na ngayon yung Libya? Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte na pag nahawakan na US eh. Kaya nga po, hindi ko naman sinasabi na wag nating kaibiganin. Kaibiganin natin at our terms. Hindi po yun na lang eh. Di ba? Hindi ba napaka-illogical po nun? Ang katwiran nila, bakit hindi nila matanggap yung mga, sabi ito ni Babes Romualdez, ito ay mga tauhan ng Amerika. Kaya check nila na walang magulo rito, etc. Oh, tauhan na nila, hindi pa nila matanggap sa bansa nila. Bakit? Ayaw nilang labagin yung kanilang rules sa pagpapapasok ng mga anong tawag diyan, mga hindi refugees eh, na mga taga ibang bansa, no? Wala silang special refugee status na papasukin yan at dito na i-process sa amin. Wala silang papapasukin sa bansa nila na walang papel. Eh bakit nyo pinapapasok sa amin na wala rin papel? Alam nyo yung double standard? Gusto nyo maligtas kayo siguro, kaya gusto nyo muna salain bago nyo papasukin sa teritoryo nyo. Eh bakit po namin kukupkupin kung hindi kayo sigurado na kayo nga hindi sigurado sa tauhan ninyo? Yan lang po ang ating topic. Maraming salamat po sa inyo. Wala po muna tayong Q&A dahil ito po ay birthday ko ngayon. Maaga ko lang po itong tinip. Happy birthday sa akin. At ako po ay nasa galaan na po ngayong mga oras na pinanonood ninyo to. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much.